Hello po sa lahat, magandang araw po at welcome ulit sa ating Local Electrician YouTube channel. Ngayon po ang pag-usapan natin ay kung paano nga ba i-compute yung tamang sukat na gagamitin sa ating air conditioning unit, anong sukat ng circuit breaker at yung size po ng wire nito. Alamin po natin yan. So, halimbawa po, meron tayong aircon na 1.5 HP o 1.5 horsepower. So, makikita natin yan sa specs ng ating nabili na air condition. Tapos, paano natin malaman yung kung anong gagamitin natin na size ng circuit breaker nito? Unang-una po is aalamin natin ang FLC o yung full load current ng isang 1.5 HP na aircon. So yan, meron na tayong computation dito. So 1.5 horsepower is equal to 10 amperes po yung kanyang full load current. So saan ba natin to nakuha ang 10 amperes? So ito po ay standard po ito sa Philippine Electrical Code, yan PEC. Makikita natin to sa table 4.30.14.2. So makikita natin dito yung iba't ibang sukat po ng equivalent full load current ng horsepower at saka yung kanyang amperahe niya. So ito po yung ating actual na table. So dito sa 4.30.14.2, ito yung full load currents in amperes, single phase alternating current motors. So yan po, pasok po yung ating motor o compressor ng ating mga air condition units. So kung ito, makita nyo 1 and 1/2 dito sa may horsepower, yan 1 and 1/2. Tapos dito tayo magbabase sa nominal voltage dito sa atin sa Philippines is 230 volts. So ang katapat niyan 1 and 1/2 horsepower at saka itong 230 volts is equal to 10 amperes. Kaya po dyan po natin ibabase yung ating computation. So ito na po siya, since alam na natin yung full load current FLC ng ating aircon. Ngayon, ito na yung computation kung paano natin makuha yung ating circuit breaker na gagamitin. So i-multiply lang natin FLC times 175% to 225%. Yan po yung ating multiplier. Base din yan sa ating Philippine Electrical Code Article 4.40.3.2. So tingnan natin yan mamaya. So ginamit natin dito is yung maximum na multiplier, which is 225. So 10 amperes times 2.25 is 22.5 amperes. So yan, ito yung kanyang amperahe. So since wala naman tayong circuit breaker na 22.5, unless po magpa-customize kayo, pwede din, kaso mahal po yun. So since sinasabi naman dyan is 175% up to 225%, so dapat hindi siya lalagpas sa 225%. So, pwede na tayong gumamit yan. Safe na tayo dito sa 20 amperes na circuit breaker. Yan, kasi hindi naman po siya bumaba sa 175 at hindi rin siya lagpas sa 225%. So, ngayon po, dito po natin kinuha yung ating 175 up to 225%. Ito yung ating article 4.40.3.2. So, rating or setting for individual motor compressors. The motor compressor branch circuit, short circuit, and ground fault protective device shall be capable of carrying the starting current of the motor. So, yan po. Protective device. A protective device shall a rating or setting not exceeding 175% of the motor
compressor rated load current. Yan, yan po yung kanyang pinaka minimum niya. Tapos sabi din dito, where the protection specified is not sufficient for the starting current. So kung hindi kaya ng 175%, so dito na tayo sa the rating or setting shall be permitted to be increased but shall not be or shall not exceed 225% of the motor load current. So yan po yung kanyang PEC o Philippine Electrical Code multiplier natin para sa ating compressor. Yan po, since alam na natin kung paano kunin yung size ng ating circuit breaker, ngayon po ay kung ano naman o paano yung computation sa size of wire. So ganun pa rin po, gagamitin pa rin natin yung ating FLC o full load current ng motor, which is yung ating 10 amperes. Multiply natin by 125%. So 10 amperes times 1.25 is equal to 12.5 amperes. So yung ating 125% po na multiplier ay nakuha natin yan sa article 4.40.4.2 ng ating paring Philippine Electrical Code. So ito na po yung ating article 4.40.4.2 ng ating Philippine Electrical Code. Single motor compressor branch circuit conductor supplying a single motor compressor shall have an ampacity not less than 125% of their motor compressor rated load current. So yan po, dyan natin binasa yung ating computation. So dapat po is 125% ng full load current dapat yung capacity ng ating wire. So ang gagamitin po natin dyan na wire ay dalawang 3.5 mm THWN or number 12 American wire gauge na wire. Rated po yan ng 75 degrees Celsius. Binasi natin yan sa PEC table 3.10.1.16. So ito po ay base sa ating table, yung 3.5 mm na wire ay may current capacity na 25 amperes sa 75 degrees Celsius. Ito ay THWN na wire. So bakit kailangan natin ng capacity na 25 amperes, samantalang yung ating computation dito is ano lang, 12.5 amperes lang? Kasi po ang compressor natin o yung ating motor ay may entrance current po. So mataas po yung starting current niyan, especially po sa mga non-inverter type na air condition unit. Ito naman po sa computation natin, itong 12.5 sinasabi sa ating Philippine Electrical Code is ito po yung pinaka minimum niya. So not less than 125%. So ibig sabihin pwede nating taasan. At syempre yung ating circuit breaker na gamit is itong 20 amperes na circuit breaker. So dapat din po yung wire na gagamitin natin ay yung kayang i-handle yung ating 20 amperes na circuit breaker. Kaya yung ating wire na gagamitin is itong 3.5 mm. So meron din po tayong article 2.40.1.6 ng ating Philippine Electrical Code. Ito po yung mga standard ampere ratings ng ating mga fuses at saka yung fixed trip circuit breakers. So ito yung pagbabasihan natin kung yung nabili ba natin na circuit breaker ay nasa standard po na rating yung kanyang amperes. So yan, meron tayong 15, 20, 25, 30. So yan, makikita natin dyan. At least meron tayong reference kung itong ating nabili ay pasok ba sa standard ratings ng ating Philippine Electrical Code. So ganyan lang po kadali mag-compute ng
size ng circuit breaker at wire para sa ating mga aircon unit. Sana po ay may natutunan kayo kahit papano sa ating video ngayong araw. At kung nagustuhan nyo po yung ating video, please like, share, subscribe po at comment lang po kayo. Kung may mga katanungan kayo at meron din tayong Facebook page, pwede din po kayong mag-message doon. Maraming salamat po sa panonood.